So, good morning sa inyo mga kakalsada. Ngayong araw na ito ay nandito tayo sa may barangay Dampalit sa Daang Kawayan. So, ito nakikita nyo, ito yung mega dike project dito na ginawa para nga yun nga, pag lumakas yung ulan, hindi na masyado magbaha dito sa lugar ng Dampalit. So, samahan nyo ako mamaya dito, paliparan natin ng drone shot, pati yung Nabotas Reclamation Center. Saka yung isa pang mega dike project na ginagawa doon. So ito pala, natapos pala ito noong taong 2000 pa. So continuation na lang yung mga nandun. So asama ko ngayon dito si Johnny ko sa pag-update ng mega dike project. Ito nakikita nyo na to. Ito yung Chongkang River. Tapos ayun, yung bakanting lote na yun. Soon to be, nagagawin na mga business establishment na. Ayan yung malawak na yun. So mamaya makikita nyo sa drone shot na. So dati, punong-puno ng kabahayan dito. Sa pagdating ng pagdaan ng panahon, tumataas yung tubig. Ayan. Lumubog na yung iba. Meron na nga lang natitira dito na yung bodega daw ng asin. Sabi nung yung gumagawa dito. So yan, binabakala na o binabakura na para hindi gumuho yung lupa pag sinimento na. Sinimento nila mga steel sheet pile yan. Anong tawag? Steel sheet. Steel sheet? Ang pangit ng tawag. O metal sheet. Metal sheet na tawag. Steel sheet yan, ito ginagawa yan para if ever na lumambot yung lupa, hindi gumuho. So ano yan, pinupukpuk ng bako. So ito nila, excavator. Bako. So ito nila yung natira doon sa bodega ng asin. Patunay na may mga bahay dati dito. Wala na halos nakatira. Ito na nga lang natira yung mga guho na lang. Mabigat yan. Yan. So, magkabilang side, lalagyan ng ganyan para hindi gumuho yung lupa. So, abangan yung pagpapalipad namin ng drone mamaya. At yun nga, papakita natin itong kabuuan ng Dampalit fish pond. Mega dike saka yung Nabotas Reclamation na ayaw matapos ni Johnny kasi nga mawawala na daw ng content. So palagi niya sinasabi matatapos na daw. So yung mga foreman daw doon nagagalit na eh. Kaya ayaw sila magalit eh. Hindi naman kasalanan ni Johnny yun eh. Hindi naman kasalanan ng vlogger yun eh. Palagi naman, alam niyo naman, pag nasa Pilipinas, matagal ang gawaan yan, kagaya nung MRT7. So, okay, magpapaniwala doon sa mga malapit na matapos. Patapos na. Lahat ng matatapos na sasabi niya, sasabihin niya para sa content. So, yun. Palipadan na natin yung palipadan na natin ang drone shot. Itong Dampalit Fishport Mega Dike. Saka yung Nabotas, ano yun? Reclamation. Nabotas Reclamation Project. Ayan. So, lakas ng hangin. Kahit yung ibon, hindi so, sana makapagpalipad kami ng mga estudyante. Yun lang. Ingat kayo, mga kakalsada. So, pang 10-11 na pala ito. Memo po, project, construction, river wall and road dike along Batasan River, phase 11 na pala, barangay Dampalit. So 11 na pala yung nagawa nila. O, wala. Alin? Boss. Saan ba?
Curse of Panji. Dragon Guild Construction ngayon, February 15, 2022, tapos October 12, 2022, contract cost yan. So kasi yun yung mga important. Ayun, nagkakabit sila ng ano dito, ng metal sheet. So importante kasi to, dahil ito kasi itinambak lang yung mga lupa, so saka sisementuhan. Tayo gali kanina. Malabon, Nabotas District Engineering, C4 Road yan, Bagong Bayan North, Nabotas City. Construction of river, river wall and road dike along Batasan River, Phase 11. So yun mga kakalsada, pasensya na kayo kung medyo maingay yung generator na ginagamit ng mga nagkakabit ng metal sheet dun sa stage 11 ng Mega Dike Project. So dito pa rin tayo sa Barangay Dampalit, Daang Kawayan. So ayan, medyo malaki-laki na yung natapos dun sa Mega Dike Project. At patuloy pa rin na patuloy pa rin na tinatapos. Alam nyo ba na yung project na yan, dating 3.5 billion na project ng DPWH. So noong 2003 pa yan, ayon dito sa Inquirer, tingin natin alam, ayon sa Inquirer na pinagkuha na natin ang balita na, matatapos sana noong 2007. So mula 2003 to 2007, 2022 na ngayon, na inaakala nila na solusyon para maiwasan ng pagbaha sa Kamanaba at Bulacan. So sa paglipas ng taon, yung dating 3.5 billion para sa project na to, lumubo ng lumubo hanggang sa 5.5 billion na, na hanggang sa ngayon, ito tinatapos pa rin. Na ang naging dahilan yung mga pagpapaalis nyo sa mga informal settlers dyan. So makikita nyo naman sa pagpasok pa lang sa bunga dyan, maraming ang informal settlers at mukhang kinausap pa tila nila ng ano, masinsina. So sa bagay nito, makikita nyo rin yung Nabotas Reclamation Center na yung mga hinuhukay dyan. Makikita nyo sa may bandang bansa. Tapos gagawin din mga ano yan, siguro mga mall, mga tindahan, tatayuan din ang mga building, mga condominiums. So yung part na yan, nakikita nyo may haron yun dyan. Ayan. So yung dating dagat, nakita nyo, ayan, ano na, may lupa na, o may island na. So yun yung kabuuan ng Dampalit Mega Dike na sa ngayon nasa ano na, nasa stage 11 na yung nadaanan natin. So yun lang at sana may naibahagi kami sa inyo ngayong bago dito sa Kalsada TV. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel, Kalsada TV. Pindutin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga balita, lalo-lalo na sa mga build projects at sa mga clearing operation. So yun yung area na yun, yun yung Nabotas. Bahagi na tayo sa akin na dating bahagi na tubig ko tinabunan. Yung ginawang parang Thailand. So, malamang mga shopping mall naman yung sa mga condominium yung itatay mo. So, mahaba pa itong ano ito. Itong Mega Dike Project na ito na parang aabot pa ata ng Bulacan. Yung pagkakasabi ng mga gumagawa dyan. So, yun lang at palagi kayo.